it's already 10:41 at nandito kami ngayon sa 89th Rainbow Camping Site, which is located dito sa Tanay. At hindi ko in-expect na yung 250 ko na pang-entrance fee. Eh, sobrang ganda na pala ng pupuntahan. Ang ganda niya, as in. Hindi ka lang mag-i-stay sa iisang spot. Hindi ka lang mag-picture sa iisang spot kasi sobrang laki niya. Parang hindi mo siya kayang dibutin ng isang lakaran lang. Tapos, nandito kami ngayon sa kalagitnaan kasi doon sa mataas na bandan nitong place na to, medyo marami ng mga nagka-camp doon. Kung maririnig nyo, medyo maingay sila ngayon. Pero kahit ganun, sobrang safe and sound ng place. If tatanungin nyo, mag-isin lang ako dito ngayon kasi yung mga friends ko nasa gilid-gilid, di ko alam kung nasaan. Pero okay lang, parang alam mo yun, hindi ka mag-worry kung baka may pumunta agad na ganyan. Walang ganun, sobrang saya. Tapos na-rent lang namin yung tent namin for 550. At malaki na siya. Ang hindi lang maganda is hindi kasama dun yung pillow, which is kailangan mo siyang i-rent for 50 pesos per piece, tapos yung blanket is 100 pesos. Though alam ko naman na kasi sa panahon ngayon, especially pandemic, lahat na ng bagay ay may bayad. Pero sana free na lang yun. Tapos yung tubig nila per gallon, it's 100 pesos. Tapos yung grill nila, it is 100 pesos as well. Ano pa yung mga binayaran namin? Tapos ito ba, ang matitip ko sa inyo, halimbawa it's your first time na magka-camp dito, meron sila ditong tindahan kung saan pwede ka na makabili ng mga lutong ulam, which is very affordable naman kumpara kung magdadala ka pa. Pero kasi 'di ba, kapag sinabi natin na camping, may tent, may ihaw-ihaw, parang nagluluto-luto. So, ganun kasi yung pumasok sa isip ko. Kaya ganun yung ginawa namin kanina, pero without knowing na meron pala doon sa baba na nagbebenta. Kaya yun, dami namin dala, dami namin dalang pagkain. Pero, ilan lang kami, diba? Okay lang. Okay lang for first timer. Pero this is not the first campsite na napuntahan ko. Nakakapag-dator din naman ako sa iba. Pero ito ay masasabi ko na maganda talaga siya. Recommended by my friend. And for sure, i-recommend ko din siya sa mga friends ko na nagbabalak din mag-unwind. Kasi, diba, we are from the city. Tapos, iba yung vibes eh kapag nature yung tutulugan mo, sobrang tahimik, walang ingay, parang alam mo yun, parang you escape from all the problems from the city. Ayan, sobrang ganda niya, diba? Morning guys! So, this is our first day. Yes, kasi gabi na kami dumating kagabi. Sobrang ganda niya at kung makikita nyo, wait, ayun, yun yung mga kubo. Ang laki, di ba? Wala, medyong fogs ngayon, pero ayos lang. Ayun yung tent namin. Pupunta dapat ako dun sa taas kanina. Dun, kasi meron pa yan sa taas. Kasi may nagdi-date na. Maaga sila. Early bird sila, so nakakahiya na mag-ano-ano dun, maka-istorbo. Kung titignan nyo din, may mga dun pupunta sa grotto. Ayan, yun yung dun pupunta sa grotto kung nakikita nyo. We're going to the spider web. Sa? Kaya, dito yung bonfire. Meron pa din natin.